Ang incompetence, maraming forms yan, malawa. There's multiple dimensions to it. It's an interesting topic because we encounter this every day. We're a victim of this every day and tayo rin, guilty rin tayo dyan. Everyone's guilty of incompetence every so often. And I'm bringing this topic to the table. Kasi may tayong recent experience na naipon na rin. Naipon na rin and because of that incident yesterday, I realized this would be a good topic to discuss with you guys. Magandang ilagay sa vlog. Yes. We're gonna do more trail riding. It's something that lakas pa hangin. Sorry if you're picking up too much wind. So I wanna rekindle my love for trail riding. Hindi naman ako trail rider to begin with, ano? I speak like I used to be this trail rider. Pero hindi. Pero I do trails every now and then. But now, mataas ang motivation ko to do trails. I know, for one reason or another. So ngayon, ito, we'll invest. So yesterday, dumaan ako ng convenience store. Ito yung all day na malapit sa amin. All day convenience store. Alam niyo yan, dami yan. I stop there usually to get a drink. Magbabayad na ako. Tapos alam niyo yung sa cashier, yung screen na nakaharap sa tao kung saan nakalagay yung items tsaka yung total amount. Yung screen na yon, for the longest time, sira. May ilaw siya, no? May nakalagay, may all day graphics. Pero yung amount na dapat nandun, wala. So yung nandun sa screen nung kaherong nasa counter, hindi nag-feed dun sa screen na nakikita ng tao for the longest time. Eh, hassle yun for the buyer. Lalo na, let's say, kung nagmamadali yung buyer, or in my case, kaya ako binibring up ito, usually naka-earphones ako eh. At ang gusto ko, kapag magbabayad ako, tinitingnan ko na lang. So what happens is I take my earphones off, I turn off the music, and hintayin ko pa kung magkano verbally niya sasabihin. So I paid for my stuff, no? Hindi ko natiis. I asked the guy, bro, kailan magagawa tong screen mo? Sagot niya, sir, kasi kailangan nung ganito eh. I wasn't really getting his answer, no? Pero may sinabi lang siya, kailangan kasi ng ganito para gumana tong ganito. Hindi na ako sumagot. Sarap sana sabihin, eh bakit hindi kunin yung ganito para gumana na to? Hindi ko nagagawin yun, no? I wasn't out there to discuss with him. I wasn't out there to lecture. Eh, masarap sabihin, bakit hindi mo i-report? Kung rin-report mo na, bakit wala pa rin nangyayari? Who's the person responsible? Who's the person accountable? Nasaan na yun? Bakit hindi gumagalaw? Ito, at least 2 years nang ganun yan. No, I may be exaggerating, pero matagal na. Sobrang tagal na. And you know what? Dahil dun sa screen na yon, ha?
just the attitude of neglect for a screen that should work. It trickles down to the other stuff. Yung branch na yun, maraming incompetencies na would come to light. And it would make sense dahil nga yung maliliit na bagay, wala silang pakialam. What makes one great are the little things. It's the tiny things, it's the habits, it's the daily stuff. It's the things you do on a daily basis, on an hourly basis even. That's what makes you great. Another example dun sa branch na yon, ng incompetence. May flooring doon, may area doon. Nagawa na, no? Pero may area na sira dati doon na napakatagal bago nagawa. Tiles na nakaangat. And they would just block off that area with cones. Or may harang silang container or whatever para hindi napuntahan ng tao. Pero ang tagal bago nagawa. Naranasan nyo na yung bibili ka sa convenience store, hawak mo na yung pinamili mo, no? So only one hand is available, susuklian ka na. You reach out for the change. Kinukuha mo na, binibigay mo na yung palad mo. Pero anong ginawa dun sa sukli? Linapag dun sa counter. Tapos coins pa. That's just the most frustrating thing you could encounter inside a convenience store, I tell you. But hindi petty yon. No, again, we go back to the attitude of excellence. Yun ang wala. At dahil ganon yung mga tao sa convenience store na yon, wala nang pag-asa yon, pare. Sad to say. Wala nang iaangat yon. Unless you overhaul, no? You do an overhaul. You overhaul the management. Palitan mo yung mga tao or mag-retraining kayo, no? Lipat tayo ng trails. We had to take the sidewalk for a bit there. I think you'll find it interesting too how competence or excellence depends on location. You following me? Here's what I mean. Pwede namang isang business entity yan, pero depende sa lokasyon, depende sa kultura kung paano sila gumalaw. Too critical about stuff. Pero alam mo, yung pagiging critical about stuff, at dito mo makikita yan sa mga lugar na kung saan demanding ang tao. Yung being critical is one of the ingredients to becoming successful. Critical ka sa ibang tao, critical ka sa sarili mo. You know, the right amount of that will get you to shape up and perform and be better. As we hit this section here, one of my favorite sections na heavily truncated na. They've built a parking lot back there, as you may have seen.
the things I'm pointing out dito is the attitude of pwede na. Bare minimum. Wala namang manghuhuli, wala namang sisita. Ganito na lang, pwede na to. Mababa naman ang expectation, pwede na to. That annoys me. One of the things that really gets to me is incompetence na resulta ng katamaran at walang resourcefulness. That's it. If you've worked with me or for me in the past, you'll know this about me. Kung naging boss niyo ako dati, you know na I fondly say, galit ako sa tanga. And totoo yun. But let me expound a little bit. Sorry, I had to put the camera back in the dock. Na low pa tayo, so it's got a little bit of juice now. Going back, ang incompetence, ang katangahan na hindi ko matanggap, ay yung katangahan na resulta ng katamaran and lack of resourcefulness. Ayan. There's just no excuse for that, no? Bakit nasa yun na yung data, nasa yun na yung information, wala kang ginawa. No, the numbers are telling you to do something, pero hindi mo ginawa, di ba? O pinagpabukas mo yung tasks na ipon, hindi mo tuloy na complete. Yung mga ganyan. Again, it's the little things. If there's anything that we take away from this video, it's the realization that the little things, the good habits, an attitude of excellence will get you far. Example lang yon, yung convenience store na binigay ko sa inyo. Yung mga maliliit na bagay na some of you might say, palampasin mo na, okay na yan. So totoo naman, pwede namang ganun lang eh. Pwede namang okay lang yan, pwede namang siraan na yung screen forever, yung tiles wag na nalang palitan, yung sukle ilapag na lang nila sa mesa palagi, pwede naman eh. Pero kung walang magko-call out nga, ano na? Let's try to take this section again, ano? Ito yung sa last vlog ko, I discovered na may mga bago. Pero medyo gulatan kasi may mga salo. May mga tabletop pero may mga salo din. Hindi tayo pang salo. We're not at that level yet, but may mga bail routes. So tara! Tabletop right here. Ito, salo yan. So we're gonna avoid that. That was fun. If something slows your business down, or something hampers operations, if there's something that impacts customer service negatively, do something about it. Hindi pwede yung okay na yan, wala naman nagre-reklamo, or may nagre-reklamo pero maliit na bagay lang naman yan. I'm just repeating myself at this point. Can't you sense the frustration?
Pwede na is an easy choice, diba? Pero dito na ihiwala yung mga may attitude of excellence sa mga kung sino-sino lang. It's serendipitous how this post comes up sa feed ko. I hope you're getting this, no? At hindi tumatalbog yung reflection. It's a post about Jamal Murray and how he has a poster of Bruce Lee sa locker niya sa Denver. Yung poster ni Bruce Lee may quote doon nakalagay, "Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do." Galing, no?